Hi guys, Kajo na naman, and you're watching Lifestyle on Wheels Motorcycle News. Now, ano nga bang daylan para ma-revoke ang isang lisensya? Kailan lang ay may nag-viral na isang street race na nangyayari sa isang Buanga City ata yun, kung saan makikita ang dalawang kamoteng rider na na-aksidente dahil nagkabanggaan sila, dahil nagkakarera sila sa highway. At isa, nakapangdamay pa sila ng mga pedestrian dun sa gilid ng kalye. Kaya nung napanood ng LTO at PNP ang video, ay agad agarang pinatawag ang mga involved sa street race na yon. At pati na rin yung vlogger na kumuha ng kagaguhang karera na iyon. At dahil doon, sinuspinde ng LTO ng 90 days ang tatlo hanggang sa kalaunan ay nirevoke ang mga lisensya nila. Pero sino nga ba ang LTO? Ang LTO ay ang Land Transportation Office. Ito ang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas under the Department of Transportation o DOTR. Sila ang responsible sa lahat ng land transportation sa bansa. Kasama na rito ang pag-inspeksyon at registration ng motor vehicles at ang pag-issue ng lisensya at permits, pati na rin ang pag-enforce ng rules and regulations regarding transportation at ang panghuhusga sa lahat ng mga kaso na napapailalim sa lahat ng motorista. At ang pagbibigay nila ng driver's license ay isa pong privilege at hindi po ito karapatan. Kaya pwedeng-pwede nila bawiin kapag kayo ay lumabag sa rules and regulations ng pag-operate ng sasakyan. So, ano nga ba ang dahilan para makansela ang inyong mga lisensya? Ang revocation kasi ng license ang pinakamabigat na penalty na makukuha. Kumbaga, maswerte ka na kung suspension lang ang makuha mo dahil kahit papaano ay makapagmaneho ka pa rin ng legal pag natapos mo ang time frame ng suspension mo. Pero kapag na-revoke ang lisensya mo, goodbye ka na sa pagmamaneho. At kung revoke na ang lisensya mo at nahuli ka nagmamaneho ng walang lisensya, maikukonsiderang krimen ang ginawa mo. O eto ang mga daylan kung paano ma-revoke ang inyong mga lisensya. Number 1. Driving a motor vehicle that was used in the commission of a crime. Ito ang mahulihan ka ng pagmamaneho ng motor na ginamit sa krimen. Ang violation na ito ay kung nahusgahan at napatunayan ng korte na ang driver ng sasakyan ng sangkot sa krimen ay siya ngang mismong nagkasala sa krimen na iyon. So aside sa pagka-revoke ng lisensya mo, perpetually ay pagbabayarin ka pa ng 10,000 piso ng gobyerno. Aside sa kulong ay hinding-hindi ka na ever makapag-operate ng kahit anong sasakyan. Kaya mag-ibay ka na lang paglaya mo habang hindi pa kinakailangang magkalisensya dyan. Ang masaklap pa niyan, impounded na ng gobyerno ang sasakyan mo, lalo na't ginamit ito sa isang krimen. Number 2. Commission of a crime during apprehension. Ang violation na ito ay dapat nahatulan na ng korte na ang driver ay napatunayang guilty sa krimen nung siya ay na-apprehend habang nagmamaneho. Dito, ang sasakyan na ginamit ay may impound din ng gobyerno at pagbabayaran din ng driver nito ng 10,000 piso na fine. Dito, sureball na revoked ang lisensya mo at hindi ka na pwedeng mag-apply ulit ng lisensya for a period of 5 years upon the payment ng kanyang penalty. Halos pareho lang ito nung unang sinabi kong daylan. Doon nakasaad na perpetually, so ibig sabihin may forever. Pero dito sa rule na ito ay may possibility pa na makapag-apply ka ulit ng lisensya after 5 years of paying your penalty. I guess depende ito sa bigat ng kaso mo. Comment na lang guys kung anong intindi nyo dito ha. Number 3. Driving under the influence of dangerous drugs, alcohol, or similar substance. Alam na this, itong violation na ito ay nagdidepende ang penalty sa klase o classification ng lisensya mo.
kung professional ang driver's license mo at nahatulang ka ng guilty sa violation na ito, ay magiging perpetual revocation ang ipapataw sa iyo. Kumbaga may forever na ang kanselasyon ng lisensya mo at magbabayad ka pa ng fine or penalty. Masaklap na parusa ito, kaya huwag magmaneho ng lasing or huwag kang tumira ng drugs tapos high na high ka magmamaneho kung gusto mo pang makapagmaneho, kaibigan. Kung sakali namang non-professional lang lisensya mo, 12 months suspension naman ang aabutin mo. Sa unang huli mo ito ha, pero kapag naulit ang violation mo na ito, e perpetual revocation na ito ng lisensya mo. Dahil dyan, magbibisikleta ka na lang ng lasing o high sa droga, mga kaibigan. Kaya share the road na ang peg mo niyan. Number 4. Reckless driving. Ito na po ang pinakapaboritong violation ng mga driver sa bansa, ang pagiging reckless. Alam nyo ba na pwedeng makansila ang lisensya nyo dahil dito kapag lagi kayong nauhuli sa violation na ito? Para sa mga non-professional driver's license holder, kapag apat na beses ka na nahuli sa violation na ito, ay pwedeng ma-revoke ang lisensya mo at pagbabayarin ka pa ng 10,000 piso. Yun lang, hindi naman perpetual ito. Pwede ka pa mag-apply ng lisensya after 2 years of revocation ng lisensya mo. Mas malupit nga lang ang parusa kung professional driver's license ang hawak mo. Perpetual ang kanselasyon ng lisensya mo at pagbabayarin ka pa ng 10,000 piso. Ang lupit ano? Tandaan natin na ang salitang reckless ay pasaway o kamote sa Tagalog. At ang panglimang dahilan, procuring fake documents in applying for driver's license. Kung ikaw ay plastic o peking tao, bawal kang magkalisensya. Ang violation na ito ay kapag napatunayang peke ang sinabmit mo na dokumento sa pagproseso ng lisensya mo. Kapag napatunayan ng LTO na peke ang mga binigay mo na dokumento, ay agad iaalarma ang lisensya mo at hindi ka na pwedeng makapag-renew at hindi ka na rin pwede magmaneho ng sasakyan. After 1 year ka na pwede ulit mag-apply ng lisensya at pagbabayarin ka pa ng 3,000 pesos. Drive my own car. Kaya dapat laging totoo ang ibibigay niyong dokumento. Tandaan, hindi po pwedeng lokohin si LTO dahil sila lang po ang pwedeng mangloko sa inyo. Joke lang. At ang pang-anim, the last reason to get your license revoked is to have 3 consecutive violations of the law within a year. Ito ay pag-commit ng 3 consecutive times na violation ng driving without license o expired ang lisensya mo at nahuli ka. Yung simpleng pagsuot ng seatbelt o helmet na 3 beses ka nahuling nag-violate. Pati na rin yung hindi mo pagdala ng CR or Certification of Registration ng lisensya mo at ng sasakyan mo at nahuli ka. Ito ang nilalaman ng Administrative Order Number 2014-01. Nasa Google po yan. Basahin po natin para hindi po tayo maging ignorante sa batas. Kasi ignorance of the law is not an excuse. Ika nga. For only politicians can make excuses. Gawa-gawa ko lang po yan. Peace on earth po sa mga mambabatas natin dito. Pero depende na po sa LTO Commissioner kung suspension lang o revocation lang ng lisensya nyo ang parusa. Kaya bihira kayong makakakita ng mayaman na nire-revoke ang lisensya kasi baka malakas kay ano? Siyempre, naku baka ma-revoke pa lisensya ko nito. Yun po ang 6 na dahilan para ma-revoke ang lisensya nyo. Sa lahat naman ng kaso kung saan perpetual revocation ng lisensya ng isang driver ay hindi na-impose, ay pwede pa rin mag-apply ng panibagong lisensya after serving 2 years of revocation. Ibig sabihin parang back to zero ka kapag nag-apply ka ng bagong lisensya. At kung gusto mo naman mag-appeal o makiusap uli na matanggal ang revocation ng lisensya mo, ay kailangan mo mag-appeal mismo sa LTO Commissioner in accordance with Section 27 of RA 4136. Dapat makumbinsi mo ang Commissioner na ikaw ay mapagkakatiwalaan ng driver sa kalye at safe at defensive driver ka na ngayon at pagbabayarin ka ng 1,000 piso as bond. Ganyan po talaga kapag simpleng mamamayang ka lang. Kaya dapat huwag maging pasaway sa kalye.
Kaya dapat maging maayos na po tayo magmaneho at huwag nating gayahin ang mga pasaway sa kalye tulad ng ginagawa ng grupo ng vlogger na ito na nagkakarera sa Zamboanga City. At para naman doon sa mga rich kids na patuloy-tuloy pa rin ang kalokohan sa kalye kasi malakas at may padrino, at sa mga wala na ngang pera pero pasaway pa, naway magbago na po tayo. Let's make our roads safe and be responsible motorists sa kalye. Oh, yun lang po. Again, ako po si Kadyo and thanks for watching Lifestyle on Wheels, Motorcycle News. See you again next time, guys!